Magandang araw sa ating lahat, mga kagrasa. Ito naman tayo sa isang video sa pagsisiro mga kalaman upang may handa mga kabataan, mga kagrasa sa kanilang buhay na hinarap. Okay mga kagrasa, ito ang Minshop Assembly mga kagrasa. Ang Minshop Assembly mga kagrasa is dito nakapix itong first gear mga kagrasa. Okay, ito ang first gear mga kagrasa, nakapix itong sa Minshop mga kagrasa. Itong first gear mga kagrasa is may 12 teeth ito mga kagrasa. Okay, ito ang Minshop First Gear 12 teeth mga kagrasa. Nakapix ito sa ating Minshop Assembly mga kagrasa. And then next, ito naman ang Minshop Second Gear mga kagrasa. 17 teeth ito mga kagrasa. Okay mga kagrasa, is ang Minshop Second Gear is may 17 teeth mga kagrasa. Okay, ang next naman mga kagrasa is itong Minshop Third Gear mga kagrasa. May 21 teeth ito mga kagrasa. Ito ay ang Sliding Gear Third Gear. Okay, ito ang right gear position mga kagrasa. Okay, pag mabaliktad itong gear nito mga kagrasa is hindi siya makakasya sa kanyang lagayan mga kagrasa. Okay, ito ang right gear position. At ito naman ang wrong gear position mga kagrasa. Okay, ito ang right gear position mga kagrasa. Nang third gear 21 teeth mga kagrasa. Din palo itong snap ring mga kagrasa. Okay, ito ang spline washer mga kagrasa. Then next, ito ang right gear position mga kagrasa ng Minshop fourth gear 24 teeth mga kagrasa. Okay, dito lang ilalagay mga kagrasa. Okay, ito ang Minshop gear assembly mga kagrasa. Okay, ito ang first gear 12 teeth mga kagrasa sa ating Minshop. At ito naman ang second gear, 17 teeth mga kagrasa sa ating Minshop. And din mga kagrasa, ito ang third gear mga kagrasa, 21 teeth mga kagrasa. Then last, ito ang fourth gear, may 24 teeth ito mga kagrasa. Okay, ito ang Minshop gear assembly mga kagrasa. Okay, next, ito naman tayo sa counter shop, gear to gear installation mga kagrasa. Para matututo din tayo mga kagrasa, is ito mga kagrasa, tingnan nyo lang kung paano ito assembly mga kagrasa. Okay, ito ang spline washer at ang snap ring mga kagrasa. At dito nakalagay yung ating engine sprocket mga kagrasa, ito. Okay, dito ang engine sprocket position mga kagrasa. Ito ang counter shop assembly mga kagrasa. Okay mga kagrasa, ito ang counter shop first gear, may 34 teeth ito mga kagrasa. At ito namang isa hindi ko tinatanggal mga kagrasa is ito ang second gear. At may 29 teeth ito mga kagrasa. Okay, sa posisyon na ito mga kagrasa is mali ito mga kagrasa. Wrong gear position po ito. O yan mga kagrasa, mali po itong posisyon na ito mga kagrasa. Okay, ito ang tamang posisyon mga kagrasa. The right gear position mga kagrasa. Okay, ito ang counter shop first gear bushing mga kagrasa. Pinapakita ko lang sa inyo ang mali na pagka-install para makikita mga kagrasa na talagang mali talaga mga kagrasa. Okay, ito ang counter shop washer mga kagrasa. Kasi sa mga na-experience ko sa shop mga kagrasa is ang daming pumunta na nagkamali sa kanilang pag-install ng gear assembly mga kagrasa. Lalong-lalo na sa counter shop at sa Minshop assembly mga kagrasa. Okay, ito ang spline washer mga kagrasa at snap ring mga kagrasa. Okay, ito ang counter shop third gear 26 teeth mga kagrasa. Okay, dito lang ilalagay mga kagrasa. Yan. Okay, ito ang spline washer mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang lagayan. Then ito naman ang counter shop fourth gear mga kagrasa. May 23 teeth po ito mga kagrasa. Then ito naman ang kanyang friction spring mga kagrasa. Yan, ang kanyang friction spring. Okay mga kagrasa, ito ang kanyang pistuan sa counter shop friction spring mga kagrasa. Ng ating fourth gear mga kagrasa. Okay, dito lang yan ilalagay mga kagrasa. Okay ba mga kagrasa, ito ang kanyang pistuan. Then next naman mga kagrasa, ilalagay natin itong shifting drum lock mga kagrasa. Parang siyang maglalak ng ating shifting drum. Okay, dito lang ilalagay mga kagrasa. Then next, itong washer mga kagrasa. Ilalagay natin dyan. Okay, yan ang kanyang posisyon ng ating drum lock plate mga kagrasa. At
try nyo lang ikutin, baka maninigas yung mga kagrasa. Okay mga kagrasa, ito ang shifting fork at shifting drum mga kagrasa. Ay, lagay lang natin itong shifting fork sa pistuan ng sliding gear mga kagrasa, sa main shaft at saka sa counter shaft mga kagrasa. Okay mga kagrasa, dito lang yan ilalagay yung shifting fork mga kagrasa, sa kanyang pistuan, sa counter shaft at saka sa main shaft mga kagrasa. Okay, sundan nyo lang pagkalagay mga kagrasa. Okay, ganyan lang mga kagrasa. Okay mga kagrasa, ito ang pistuhan ng engine sprocket natin mga kagrasa. At ito ang counter shaft assembly mga kagrasa. Okay, ito ang counter shaft first gear mga kagrasa. T-reported ito mga kagrasa. Then next, ito ang counter shaft second gear mga kagrasa. 29 teeth po ito mga kagrasa. And then dito nakapwisto yung ating shifting fork mga kagrasa, kasi sliding gear po ito. And then ito naman ang third gear, 26 teeth mga kagrasa. And then last, ito naman ang gear ng ating counter shaft, fourth gear, 23 teeth mga kagrasa. Okay, dito naman tayo sa main shaft first gear, 12 teeth mga kagrasa. Then next, ito ang main shaft second gear, 17 teeth mga kagrasa. Then ito naman ang sliding third gear, 21 teeth mga kagrasa. Dito nakapisto ang ating shifting fork. At ito naman ang main shaft fourth gear mga kagrasa. Okay ba mga kagrasa? Okay, ito ang kanyang shifting fork at shifting drum mga kagrasa. Okay, dito naman tayo sa transmission installation mga kagrasa. Okay, sundan nyo lang ang bawat pistuhan mga kagrasa. Okay, yan ang kanyang posisyon mga kagrasa. Okay, ilalagay natin ito sa lift side crankcase cover mga kagrasa. Okay, ilalagay natin kito sa kanyang pistuhan mga kagrasa. Okay, yan ang kanyang paglalagay mga kagrasa. Okay, sundan nyo lang mga kagrasa. Okay, ito ang pagkapwisto ng ating main shaft at saka itong counter shaft mga kagrasa. At saka itong shifting drum mga kagrasa. Okay, ito ang drum lock plate mga kagrasa. Ilalagay lang dyan mga kagrasa. Okay, itatapat lang dyan sa lagayan ng shifting drum mga kagrasa itong drum lock plate natin. Okay, ganyan lang mga kagrasa yung paglagay ng ating drum lock plate. Okay mga kagrasa, ito ang lift side crankcase cover. Itong nilalagyan natin ng gear assembly mga kagrasa sa main shaft at saka sa counter shaft mga kagrasa. Okay mga kagrasa, okay, dito naman tayo sa kickstarter spindle mga kagrasa. Kasi papalitan natin ito ng bago mga kagrasa, itong kickstarter spindle. Okay, ito ang bagong kickstarter spindle at ang pinion gear mga kagrasa. Okay, ganyan lang ang kanyang posisyon mga kagrasa sa pagkalagay sa ating kickstarter spindle. Itong pinion gear mga kagrasa. I-try nyo lang ikutin mga kagrasa. Kasi minsan mga kagrasa is mahirap itong ikutin itong kickstarter pinion gear mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang posisyon. Then next, ito naman kanyang snap ring mga kagrasa. Okay mga kagrasa, dyan lang ilalagay mga kagrasa. At sa paglalagay ng snap ring is ingat-ingat lang, baka matusok ang ating kamay mga kagrasa. Okay, ganyan lang ang paglalagay ng snap ring mga kagrasa. Kasi yung snap ring ay siyang mag-lock ng ating pinion gear mga kagrasa. At take note mga kagrasa is dapat yung pinion gear natin is freely rotate mga kagrasa sa ating kick spindle starter. Next naman mga kagrasa, ito ang ratchet kick starter mga kagrasa. Itong ratchet kick starter natin is dito nakalagay yung ating friction spring mga kagrasa. Okay, ito lang ang paglalagay mga kagrasa, itong ratchet kick starter natin. Then last, ito ang snap ring mga kagrasa. Para siyang mag-lock sa movement ng ating ratchet mga kagrasa sa kickstarter spindle. Okay, yan lang mga kagrasa. Okay, ito ang kickstarter spindle assembly mga kagrasa. Okay, dito lang inalagay yung kickstarter spindle assembly mga kagrasa. Okay, yan ang kanyang lagayan mga kagrasa.
Then ito ang kanyang washer, ilalagay natin sa kick spindle, mga kagrasa. Okay, ito ang crankshaft assembly, mga kagrasa. Itong iniikot natin, mga kagrasa, ito ang kanyang connecting rod, mga kagrasa. Ito ang kanyang crankshaft timing sprocket, mga kagrasa. Okay, ilalagay natin dito, mga kagrasa. Yung sprocket ay dapat nasa ilalim, makaharap, mga kagrasa. Okay, ito ang connecting rod, mga kagrasa. At ito naman ang pinhole, mga kagrasa, ng ating connecting rod. At ito naman ang connecting rod, big pin, mga kagrasa. Then, ito naman ang crankshaft side bearing, mga kagrasa, 6304 ang number niya, mga kagrasa. Okay, ito ang sinter crankcase gasket, mga kagrasa. Okay, ito naman ang right side crankcase cover, mga kagrasa. Okay, mga kagrasa, ito ang gear position na drive piece, mga kagrasa. Dito naman tayo malaman kung anong gear position na tayo, mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang socket bolt, mga kagrasa. Then next naman, mga kagrasa, is ilalagay natin itong mga bolts ng ating crankcase, mga kagrasa. Remember, itong may washer, mga kagrasa, dyan lang ilalagay, mga kagrasa. Okay, dito lang. Okay, ilalagay natin itong mga bolts, mga kagrasa. Okay, remember, mga kagrasa, take note sa paghigpit ng ating bolt, apply the criss-cross pattern, mga kagrasa, to avoid vertical position our bolts, mga kagrasa, para maiwasan natin na hindi siya mag-loose thread, mga kagrasa. Okay, ito ang dalawang dowel pins, mga kagrasa, itong tinuturo ko. Then, ito naman ang kickstarter spindle, mga kagrasa. And then, ito ang main shaft, mga kagrasa. And then, ito naman ang crankshaft assembly, mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang kickstarter return spring, mga kagrasa. And then, ito naman ang return spring retainer. Okay, ganito lang ang paglalagay, mga kagrasa, sa retainer at saka itong sa return spring, mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang position. Okay, ito ang distance collar, mga kagrasa.
Ito ay ilalagay natin ito sa min shaft mga kagrasa. And then next, ito ang spline washer mga kagrasa. Okay, ilalagay natin dyan sa min shaft mga kagrasa. Next naman, ito naman ang seat spring mga kagrasa. Okay, ilalagay lang uli sa min shaft natin mga kagrasa. Okay, at ito naman mga kagrasa, ito ang kick spindle snap ring mga kagrasa. Okay, ilalagay natin sa kick spindle mga kagrasa. Okay, yan ang kanyang paglalagay mga kagrasa. Mga kagrasa, ito ang shifting spindle mga kagrasa. Okay, ito ang posisyon ng ating shifting spindle arm mga kagrasa. Okay, next itong lima mga kagrasa na maliit, ito ang shifting drum pins at itong two pieces mga kagrasa is ito ang stopper plate pins mga kagrasa. Okay, dito lang yan ilalagay mga kagrasa sa ating shifting drum mga kagrasa. Okay, ito ang gear shift complete mga kagrasa. Okay, dito lang tinilagay sa ating shifting drum mga kagrasa at itatapat natin itong stopper plate pins mga kagrasa. Okay, higpitan natin ito gamit ang 10mm na T-wrench. Ito naman ang clutch outer housing mga kagrasa. Then next, ito ang clutch pressure plate mga kagrasa. Itong clutch disc ng ating XRM 110 is may apat itong clutch disc mga kagrasa at tatlo itong clutch plate mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang first disc at saka itong first plate mga kagrasa. Okay, alternate lang ang pagkalagay mga kagrasa. Bali, clutch disc, tapos clutch plate, at clutch disc, tapos clutch plate mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang clutch center plate mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang clutch pressure spring mga kagrasa. Then, ito naman ang clutch lifter plate mga kagrasa. Okay, ilalagay natin ito sa ibabaw ng pressure spring mga kagrasa. Okay mga kagrasa, ito ang apat na bolts ng ating clutch lifter plate. Okay, ito ang pressure plate washer mga kagrasa. Ilalagay natin dyan sa gitna mga kagrasa sa kanyang pwesto. Okay, ito naman ang one-way clutch assembly o yung primary clutch assembly mga kagrasa. At ito naman ang clutch washer mga kagrasa sa ating one-way. Okay, ilalagay natin dyan sa gitna mga kagrasa ng ating one-way clutch assembly. At ito naman ang clutch switch assembly mga kagrasa. Okay, ito mga kagrasa is ito ang kanyang clutch switch shoe mga kagrasa. Ang palatandaan mga kagrasa pag napudpud nito is mawala ng ating motor ng puwersa. Okay mga kagrasa, ito ang clutch oil separator mga kagrasa ng ating secondary clutch.
Ito mga klasa, ito ang lock pin ng ating oil pump drive gear. Okay, dito lang yan ilagay mga klasa sa gilid ng ating crankshaft. Okay, dandahan lang mga klasa sa paglagay kasi baka mahulog mga klasa kasi maliit ito mga klasa. Okay, ito ang oil pump drive gear. Itapat lang dito ang pins mga kagrasa. Okay, yan mga kagrasa ang kanyang tapatan ng pins. Okay, yan ang kanyang posisyon mga kagrasa. Okay, next naman natin ilalagay mga kagrasa is ito namang primary clutch at saka itong secondary clutch mga kagrasa. Okay, ilalagay natin dyan mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang posisyon mga kagrasa. Okay, make it sure mga kagrasa na itong mga ngipin ng ating drive gear is magtapatan sila mga kagrasa. Kasi pag hindi magtapatan itong drive gear sa ang kanyang mga ngipin is masisira talaga mga kagrasa. Sa paghigpit mo pa lang ng lock nut ng ating primary clutch at saka secondary clutch is masisira na yung drive gear natin mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang posisyon mga kagrasa ng ating drive gear. Okay, ito ang washer ng ating lock nut sa secondary clutch mga kagrasa. Okay, dito lang yan ilalagay mga kagrasa. Okay, next niya ilalagay natin is itong lock washer na may marking na out mga kagrasa. Okay, dito lang natin ilalagay sa ating secondary clutch mga kagrasa. Okay, next, ito naman ang lock nut mga kagrasa. Okay, dito na natin ilalagay yung maliit na lock nut sa ating secondary clutch mga kagrasa. At ito namang malaki mga kagrasa is dito sa ating primary clutch. Okay, mga kagrasa, unahin natin paglagay itong lock washer mga kagrasa. Okay, next natin ilalagay mga kagrasa is itong washer na may marking na out mga kagrasa. Then next, ito namang lock nut mga kagrasa. Okay, ito ang dalawang bolts ng ating oil separator mga kagrasa. Okay, higpitan natin itong mga lock nut mga kagrasa. Okay, ito ang lock washer tab mga kagrasa, ilock na natin ito. Okay, ito ang clutch lifter bearing mga kagrasa.
Okay, dito lang ilalagay yan sa ating secondary clutch mga kagrasa. Okay, next naman mga kagrasa is ito naman ang marking ng ating shifting spindle mga kagrasa. Okay, ito. Ang shifting spindle punch mark mga kagrasa. Din mga kagrasa, ito ang clutch brake lever assembly mga kagrasa. Take note, may point mark ito mga kagrasa. Itong point mark na ito mga kagrasa is kailangang may tapat yan sa marking ng ating spindle, shifting spindle mga kagrasa. Okay, yan mga kagrasa. Kailangan magtapatan yan mga kagrasa itong marking ng ating shifting spindle at ang ating clutch brake lever assembly mga kagrasa. Okay, yan mga kagrasa ang kanyang position. Okay, take note mga kagrasa, itong point mark na to at sa kanyang spindle at sa kanyang clutch brake lever kailangan magtapatan yan mga kagrasa ha, para di magmalfunction ng ating pag-shift sa ating gear mga kagrasa. O para hindi mawala ang foot clutch natin mga kagrasa. Ito ang clutch lifter complete. Okay, dito lang ilalagay mga kagrasa. Okay, yan ang kanyang posisyon mga kagrasa. Okay, ito ang gasket ng ating oil centrifugal cover mga kagrasa. Okay, dito lang ilalagay mga kagrasa sa ating primary clutch assembly. Okay, ito naman ang oil centrifugal filter cover. Then ito naman ang tatlong bolt na 5mm mga kagrasa sa ating centrifugal cover mga kagrasa. Then ito naman ang right side crankcase gasket mga kagrasa. Okay, itapat lang sa kanyang dowel mga kagrasa. Okay, ito ang right side crankcase cover mga kagrasa. Okay, ito ang right side crankcase bolts mga kagrasa na ating cover. Okay, sa paglalagay ng mga bolt mga kagrasa is don't forget apply the criss-cross pattern mga kagrasa para hindi ma-vertical yung ating bolts pag higpit natin mga kagrasa. Okay, next naman mga kagrasa is ito ang cylinder block mga kagrasa ng X-ray mountain. Then ito naman ang piston mga kagrasa. Then at ito naman mga kagrasa ang piston rings. Okay mga kagrasa, ito ang piston ring at ang piston mga kagrasa. Sa piston ring is tatlo ito mga kagrasa. Okay, ito ang cylinder block mga kagrasa at ito ang kanyang top bore mga kagrasa. Yan. At ito naman ang liner mga kagrasa. Okay, ang nakalagay sa ating block mga kagrasa is 108 automatic na round off ito sa 110 mga kagrasa. Okay, yan. Okay, yan mga kagrasa. At ito naman ang ruler 5V bolt na lagayan sa ating block mga kagrasa. At ito naman mga kagrasa, ito ang timing chain side mga kagrasa. Dito siya dumadaan ang timing chain natin mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang liner mga kagrasa. Stock bore pa ito mga kagrasa pero replacement itong cylinder block na ito mga kagrasa. Okay, dito naman tayo sa pistons and piston rings installation mga kagrasa. Isishare ko sa inyo kung paano mag-assemble ng piston rings sa ating piston mga kagrasa sa tamang sukat sa edge ring gaps mga kagrasa. Kasi mayroong steps na tamang paglalagay ng ating piston rings mga kagrasa. Okay, ito ang intake mark ng ating piston, meaning nakapis ito sa ating carburetor mga kagrasa. At saka itong sa exhaust mga kagrasa is nakapis ito sa ating exhaust muffler mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang marking mga kagrasa. Okay, itong in, ito ang intake. At yun naman na X, hindi masyado makita mga kagrasa. Ito ang exhaust mga kagrasa patungo sa ating muffler. At ito mga kagrasa, ito ang ating piston. Ito ang lagayan ng ating rings. At ito naman ang lagayan ng ating oil ring mga kagrasa. Itong sa ibaba na side mga kagrasa. Okay, ito ang oil piston passage mga kagrasa. Dito dumadaan yung oil para hindi magasgas yung ating cylinder bore. Ito naman, ito mga kagrasa, is ito ang piston pinhole na siyang magkukonect sa ating connecting rod mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang piston pin mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang piston pin.
Okay, ilalagay natin itong piston rings, mga krasa. Okay, remember, ang piston rings ay tatlo ito, mga krasa. Itong top rings, second rings, at itong oil ring, mga krasa. Ang oil ring is may tatlong bahagi ito, mga krasa. May dalawang side rails at isang ring spacer, mga krasa. Okay, ang patandaan ng ring spacer ay siya yung sa gitna at yung parang may kurba-kurba. Okay, itong dalawa, ito ang second ring at itong top ring, mga krasa. Yung tatlong manipis is ito ang oil ring. Okay, ito ang second ring, mga kagrasa, yung parang may kulay itim. At ito naman, mga kagrasa, ito ang top ring, yung parang chrome na kulay, mga kagrasa. Okay, ito ang ganyang piston, ilalagay natin ito, mga kagrasa. Okay, ito, mga kagrasa, is ilalagay natin itong mga rings sa ating piston, mga kagrasa. Then, ang unahin natin is itong ring spacer, mga kagrasa. Okay, ito ang ring spacer, mga kagrasa. Ilalagay natin ito sa ibaba ng posisyon, mga kagrasa. Diyan lang, mga kagrasa. Dito lang ilalagay sa yung may butas na lagay ng ring, mga kagrasa, kasi ito ang oil passage, mga kagrasa. Okay, yan ang kanyang posisyon, mga kagrasa. Okay, second is ilalagay natin itong side rails, mga kagrasa, itong dalawa. Okay, ito ang dalawang side rails, mga kagrasa. Okay, ilalagay lang dyan, mga kagrasa, sa gilid ng ating ring spacer. Okay, ito ang kanyang posisyon, mga kagrasa. At the bottom side, mga kagrasa, ang ating unahin para hindi tayo mahirapan sa paglalagay ng pangalawang side rails, mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang posisyon, mga kagrasa, at the bottom side, itong first side rails, mga kagrasa. Okay, next naman, mga kagrasa, is ito namang pangalawang side rails. Okay, dyan lang ilalagay, mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang posisyon, mga kagrasa. Okay, sundan nyo lang ito, mga kagrasa, kasi ibibigay ko ang sukat kung ano ang edge ring gap, mga kagrasa. Kasi may technique ito, mga kagrasa, ang edge ring gap para hindi siya umusok, mga kagrasa. Okay, itong dalawa is ito ang top ring at saka itong second ring, mga kagrasa. Okay, ito ang second ring at ito naman ang top ring, mga kagrasa. Okay, ito ang next nating ilalagay, mga kagrasa, itong second ring. Okay, take note, mga kagrasa, itong may marking, mga kagrasa. Dapat tandaan na itong may marking is facing at the top of the piston, mga kagrasa. Okay, sundan nyo lang kung ano ang pag-install ko, mga kagrasa. Okay, yan, mga kagrasa, kitang-kita ang kanyang marking. Okay, sundan nyo lang ang posisyon, mga kagrasa. Okay, yan ang kanyang posisyon, mga kagrasa. Yung marking nasa top, mga kagrasa. Okay, ito ang pangalawang piston ring, mga kagrasa. Okay, sundan nyo lang kung ano ang paglalagay, mga kagrasa. Okay, yan ang kanyang posisyon, mga kagrasa. Okay, next naman, mga kagrasa, is ito namang top ring. Take note, mga kagrasa, ha, itong may marking sa pag-install ng piston ring is dapat nakaharap ito sa top of the piston, mga kagrasa. Okay, yan ang paglalagay, mga kagrasa. Yung may marking is dapat sa ibabaw nakaharap ng piston, mga kagrasa. Okay, ito, mga kagrasa. Okay, yan ang kanyang marking, mga kagrasa. Kasi pag mababaliktad mo, mga kagrasa, paglagay ng piston ring is umuusok ang motor agad, mga kagrasa. Okay, yan ang kanyang edge ring gap, mga kagrasa. 120 degrees apart, mga kagrasa. Okay, di ba ito ang marking na in ay nakapising sa ating carburetor, mga kagrasa? Okay, ito, mga kagrasa, ang marking na in. Dapat nakaharap yan sa carburetor sa pag-install natin, mga kagrasa. O sa ating intake valve, mga kagrasa. Kasi pag mabaliktad ito, mga kagrasa, is magkaroon ng knocking ang ating cylinder block, mga kagrasa. At ang trouble ng piston is maaring masira yung ating cylinder wall, mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang edge ring gap, mga kagrasa. Okay, ito ang second ring. At ito naman ang top ring, mga kagrasa. Dapat, mga kagrasa, is hindi mag-align yung kanyang edge ring gap, mga kagrasa. Dapat naka-Y-form, mga kagrasa. It is look like letter Y. Ikito ang marking na N. Okay, tingnan, mga kagrasa, ang kanyang edge ring gap. Okay, ito ang oil ring, mga kagrasa. Itong side rails. Okay, sa ibabaw, mga kagrasa. At ito naman ang pangalawang side rails at the bottom, mga kagrasa. Okay, nakita ba, mga kagrasa? Then, ito, mga kagrasa. Lagyan mo lang ng distansya, mga kagrasa. Okay, tingnan nyo ang distansya, mga kagrasa. Okay, yan, mga kagrasa.
Okay, ito ang exhaust mga kagrasa. Okay, yan. Then yan, ito yung second ring gap mga kagrasa. Okay, it is look like letter Y mga kagrasa. Okay, ito ang sa intake mga kagrasa. Okay, yan, ang kanyang side rails mga kagrasa, yung oil ring. Okay, yan mga kagrasa, it is look like letter Y mga kagrasa, ang bawat gap ng ating ring mga kagrasa. Okay, ito ang intake, dapat nakaharap yan sa ating intake valve at saka sa carburetor mga kagrasa. Okay mga kagrasa, yan ang kanyang paglalagay mga kagrasa. Okay, ikakabit na natin ito sa ating connecting rod mga kagrasa para i-install natin, ilalagay natin itong cylinder block mga kagrasa. Okay, first, bago natin ilalagay itong piston mga kagrasa is lagyan natin ito ng clip mga kagrasa, piston clip. Okay, ito ang piston clip mga kagrasa. Then, ilagay natin itong piston pin. Okay, ito ang ring in gap mga kagrasa. Ito ang intake patungo sa ating carburetor mga kagrasa at saka sa intake valve. At ito naman ang oil ring mga kagrasa. Okay, ito ilalagay natin ito sa ating connecting rod mga kagrasa. Okay, tingnan yung mark na in mga kagrasa, meaning facing at the intake valve. Okay, tapat lang yung piston pin sa ating connecting rod mga kagrasa. Then, tapos ilalagay natin itong piston clip mga kagrasa. Okay, ito ang piston clip mga kagrasa. Maglagay tayo ng takip mga kagrasa baka tumatalsik yung clip natin mga kagrasa is mahirapan tayo mga kagrasa. Baka baklasan tayo ulit mga kagrasa. Okay, sundan nyo lang mga kagrasa. Okay mga kagrasa, is next naman natin ilagay is ito namang cylinder block mga kagrasa. Okay, take note is sa paglalagay ng ating cylinder block is dapat lagyan ng oil mga kagrasa para hindi masira yung ating cylinder block o cylinder wall mga kagrasa. Okay, ito lang, lagyan lang ng oil para hindi agad masira itong piston ring at saka itong cylinder wall mga kagrasa para hindi magkaroon ng gas-gas mga kagrasa para hindi siya masisira mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang dalawang dowel pin mga kagrasa, yan. Sa paglalagay ng cylinder block mga kagrasa is dahan-dahan lang para hindi masisira yung piston ring natin mga kagrasa.
Okay, yan mga kagrasa, na ipasok natin itong piston sa block mga kagrasa. Okay, ito mga kagrasa ang cylinder block mounting bolt mga kagrasa. Okay, dito lang yan ilalagay mga kagrasa. Okay, ito mga kagrasa. Okay, ito ang cylinder head gasket mga kagrasa. Don't forget mga kagrasa, lagyan lang ng konting gasket maker para iwas leaking mga kagrasa. At ito naman ang kanyang dowel pins mga kagrasa. Okay, ilalagay natin itong cylinder head mga gasket mga kagrasa. Okay, next naman mga kagrasa is kung paano i-assemble itong cylinder head mga kagrasa. Okay, itong dalawa mga kagrasa is ito ang outer spring seat mga kagrasa. Okay, sundan nyo lang kung saan ko ilalagay ito mga kagrasa. Okay, dyan lang ilalagay mga kagrasa. Dalawa ito mga kagrasa kasi ito ang isa ay sa intake. Yung isa naman ay sa exhaust mga kagrasa. Next naman, ito namang inner spring seat mga kagrasa. Okay, sundan nyo lang mga kagrasa. Okay, dyan lang ilalagay yung isa mga kagrasa sa intake naman. At yung isa naman is sa exhaust naman mga kagrasa. Okay, yan ang kanyang pwesto mga kagrasa. Okay, itong isa naman mga kagrasa. At next naman mga kagrasa is kung paano naman ito ilalagay itong steam cell o yung tinatawag nating valve seal mga kagrasa. Okay, dalawa ito mga kagrasa kasi yung isa sa intake valve, yung isa naman is sa exhaust nakapwisto mga kagrasa. Okay, sundan nyo lang mga kagrasa. Yan ang kanyang tamang paglagay mga kagrasa. Okay, yan ang kanyang pwesto mga kagrasa. Okay, pakita natin mga kagrasa kasi hindi masyado makikita. Okay, yan mga kagrasa. Okay, yan mga kagrasa. Kita yung dalawang steam cell. Ang purpose ito mga kagrasa upang hindi makapasok sa combustion chamber yung ating oil ng ating engine mga kagrasa. Para hindi umusok ang ating motorsiklo mga kagrasa. Ito yung isang steam cell mga kagrasa. Okay, next naman natin ilagay mga kagrasa is ito namang valve spring mga kagrasa. Okay, itong maliit na coil mga kagrasa is ito namang inner spring. At ito namang dalawa mga kagrasa, itong malaki is ito ang outer spring mga kagrasa. Okay, yan lang ang paglalagay mga kagrasa. Yung maliit ipasok sa loob ng malaking coil mga kagrasa. Yung gap ng coil spring na hindi malaki mga kagrasa, yung gap is dapat nakaharap yan sa combustion chamber mga kagrasa. Huwag baliktarin para hindi siya masisira mga kagrasa. Okay, ilalagay yung isa sa exhaust valve at yung isa namang set is ilalagay sa intake valve mga kagrasa. Okay, ganyan ang kanyang pistuhan. At next naman mga kagrasa is ito naman ang intake at saka exhaust valve. Okay, itong malaking valve mga kagrasa is ito ay ang intake valve mga kagrasa. Okay, yan mga kagrasa ang intake valve, yung malaki. Nakaharap yan sa ating carburetor mga kagrasa. Itong ating intake valve. Okay mga kagrasa, ang next naman natin ilagay is ito ang valve retainer. Okay, ito ang valve retainer mga kagrasa. Okay, dyan lang ilagay. Next naman is ito namang dalawa, ito ang valve cutters mga kagrasa o valve block mga kagrasa. Okay, dito lang yan ilalagay. Okay, ito ang kanyang pwistuhan mga kagrasa. Okay, ito mga kagrasa. Ang first natin gagawin is sa paglalagay ng valve block mga kagrasa is gagamit tayo ng valve spring compressor mga kagrasa.
Okay, yan lang ang paggamit ng valve spring compressor para maipasok natin yung dalawang valve cutters, mga kagrasa. Okay, yan ang kanyang pwesto, mga kagrasa. Okay, take note, mga kagrasa, yung maliit na gap na coil sa ating spring o valve spring is dapat nakaharap yan sa combustion chamber, mga kagrasa. O sa ilalim nakaharap, mga kagrasa. Okay, next naman, ito naman sa exhaust valve spring, mga kagrasa, ang ating install. Okay, ito ang valve retainer, mga kagrasa. Then ito naman ang exhaust valve, mga kagrasa. Okay, take note, maliit ang exhaust valve, mga kagrasa. Okay, dito lang ilalagay, mga kagrasa, patungo sa ating exhaust muffler. Then next, ito naman ang dalawang valve cutters, mga kagrasa. Okay, para ang siyang mag-lock ng ating valve, mga kagrasa, para hindi matatanggal. Okay, mga kagrasa, is sa ngayon, mga kagrasa, gagamit tayo ng spark plug wrench sa paglalagay ng ating valve block. Dalawang paraan ang ating gagamitin, mga kagrasa. Kasi pag wala kayong valve spring compressor is kapag mayroon kayong pangtanggal ng ating spark plug is maaari na kayong mag-install ng valve block na ating valve spring, mga kagrasa. Okay, ganito lang, mga kagrasa. Okay, ito ang posisyon ng exhaust valve, mga kagrasa. Then ito naman ang pwestuhan ng ating intake valve, mga kagrasa. Okay, ito naman ang camshaft assembly, mga kagrasa. Okay, may dalawa itong bearing, mga kagrasa, at itong cam lobe ay dalawa, mga kagrasa, sa intake at saka sa exhaust, mga kagrasa. Okay, dalawa itong rocker arm, mga kagrasa. Itong isa sa exhaust rocker arm at yung isa naman ay sa intake rocker arm, mga kagrasa. Okay, ganyan lang ang kanyang paglagay, mga kagrasa, sa ating exhaust rocker arm. Okay, next naman, ito naman ang intake rocker arm, mga kagrasa. Okay, yung intake rocker arm ay naka-facing yan sa ating carburetor. Okay, ito naman ang stopper plate, mga kagrasa, o yung tinatawag nating compression release. Okay, naka-pwisto yan dito, mga kagrasa, sa ating camshaft, mga kagrasa. Okay, ganito lang ang kanyang posisyon, mga kagrasa. Okay, yan ang kanyang bawat pwistuhan, mga kagrasa. Then next naman natin ilagay, mga kagrasa, is ito ang rocker arm shaft, mga kagrasa. Okay, dalawa ito, mga kagrasa. Yung isa sa intake at yung isa naman ay sa exhaust rocker arm ilalagay, mga kagrasa. Okay, take note, mga kagrasa, yung may thread is dapat nakaharap yan sa labas, mga kagrasa, para madali lang natin ilalagay at madali lang natin i-pull out, mga kagrasa. Kasi pag nabaliktad ito, mga kagrasa, is mahirapan tayo sa pag-pull out, mga kagrasa, itong rocker arm shaft, mga kagrasa. Okay, take note, huwag baliktarin, mga kagrasa. Yung may thread, nakaharap sa labas yan, mga kagrasa. Okay, ganyan lang ang paglagay, mga kagrasa. Okay, ito lang ang pag symbol ng cylinder head, mga kagrasa. Okay, ibabalik natin sa kanyang pistuhan, mga kagrasa, itong cylinder head. Okay, ito naman ang cylinder head gasket, mga kagrasa. Okay, ito naman ang cylinder head cover, mga kagrasa. Okay, tandaan, mga kagrasa, itong may arrow is nakaharap yan sa ilalim, mga kagrasa. Okay, ito ang cylinder head mounting bolt, mga kagrasa. Okay, lagay lang dito. At ito naman ang apat, mga kagrasa, ito ang nuts at sealing washer, mga kagrasa, itong apat. Okay, ito dito lang inilagay sa ating stud bolt ng cylinder head, mga kagrasa.
Okay, apat ito mga kagrasa. Itong nut ng ating stud bolt. Okay, next, ito naman ang right side sa cylinder head cover at ang gasket mga kagrasa. Okay, sa paghigpit, gagamit tayo ng 6mm na T-rins. Okay, next naman mga kagrasa is ito naman ang timing chain mga kagrasa. Okay, ganito lang ang pag-install ng timing chain mga kagrasa. Okay, ito ang ruler guide mga kagrasa. Okay, dito lang yan ilalagay mga kagrasa. Ay dapat may tapat yan sa ating pivot bolts mga kagrasa sa cylinder block. Okay, ito ang ruler guide pivot bolt mga kagrasa. Dapat yan mga kagrasa makatapatan yung ating ruler guide mga kagrasa. Okay, siguraduhin lang mga kagrasa na may tapat yung ruler guide mga kagrasa sa ating pivot bolt. Ito naman ang tensioner ruler guide mga kagrasa. Okay, dito lang yan nilalagay mga kagrasa. Okay, ito ang woodruff key mga kagrasa sa ating crankshaft. At ito naman ang timing camshaft sprocket mga kagrasa. Well, sa technique na ito mga kagrasa sa pagsagawa ng TDC o timing mga kagrasa is hindi na tayo tumingin sa timing mark sa ating flywheel mga kagrasa. Okay, ito ang ganyang technique mga kagrasa. Tingnan lang ang timing o mark at saka yung wood drop key mga kagrasa, dapat nagka-align yan mga kagrasa sa ating index notch, timing o mark at saka wood drop key mga kagrasa. Okay, ito lang ang paglagay ng timing camshaft sprocket mga kagrasa, magka-align yan mga kagrasa. Okay, tingnan mga kagrasa. Okay, ito mga kagrasa ang wrong position ng ating timing camshaft sprocket mga kagrasa, kasi hindi siya nagka-align sa index notch mga kagrasa. Okay, ito ang tamang posisyon mga kagrasa. Okay, tingnan lang mga kagrasa. Ito ang woodruff key. Okay, ito ang index nose mga kagrasa. Magkatapatan yan sa timing mark ng ating camshaft sprocket mga kagrasa. Dapat magkalayan yan mga kagrasa patungo dito sa ating woodruff key mga kagrasa. Okay, ito ang technique na hindi na kailangan maglagay pa ng flywheel. At ito naman ang dalawang 5mm na camshaft sprocket bolts mga kagrasa. Okay, next mga kagrasa, ito ang post rod tensioner mga kagrasa at kanyang post rod rubber mga kagrasa. Okay, dito lang yan ilalagay mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang mga butas mga kagrasa. Dito pumapasok ang oil. Okay, yun ang rubber mga kagrasa, dito lang yan ilalagay.
At itong spring naman mga kagrasa is dito lang yan ilalagay mga kagrasa sa ilalim mga kagrasa. At ipasok yun sa ilalim mga kagrasa kay dito lang ilalagay yan. Okay, ito ang post rod ceiling bolts at ang washer mga kagrasa. Okay, dito lang yan ilalagay sa ilalim mga kagrasa. Okay, itong spring ilagay natin mga kagrasa. Okay, ito naman ang next. Ito ang o-ring mga kagrasa. Dalawa ito mga kagrasa. Itong o-ring na to. Itong isa mga kagrasa ay sa ilalim ilalagay. At ito naman isa mga kagrasa ay sa ibabaw mga kagrasa. Okay, next natin ilalagay mga kagrasa is ito namang tinatawag natin stator base mga kagrasa. Ito ay may isang oil seal at may isang o-ring na malaki mga kagrasa. Okay, ito ang dalawang screw bolt mga kagrasa. Okay, ang kasunod naman natin nilalagay mga kagrasa is ito naman ang starter driving sprocket at ang starter driving chain mga kagrasa. Okay, ito ang drive sprocket seating plate mga kagrasa, itong hinigpitan natin. Then next, ito naman ang drive chain guide mga kagrasa. Para siyang mag-guide ng driving chain mga kagrasa sa ating starter. Then ito naman ang drive chain protector mga kagrasa. Then ang kasunod naman mga kagrasa ilalagay natin is ito naman ang flywheel mga kagrasa. Okay, dito lang yan ilalagay sa ating crankshaft mga kagrasa itong flywheel. Itapat lang itong wood wrap key mga kagrasa. Ito naman ang washer at ang kanyang lock nut mga kagrasa. Okay, sa paghigpit ng flywheel mga kagrasa is maglagay lang tayo ng tools na ito mga kagrasa ang ginagamit ko is ito ang filter rinse mga kagrasa. Para hindi sumasabay sa pag-ikot ng flywheel sa paghigpit natin mga kagrasa. Okay, next sa bulb adjustment man tayo mga kagrasa o sa bulb clearance mga kagrasa. Okay, ito ang bulb adjuster at ang filler gauge mga kagrasa. Okay, take note magkalain itong dalawang mark mga kagrasa, index notch at saka timing O mark mga kagrasa. Okay, sa bulb okay, clearance, ang unahin natin is itong intake bulb mga kagrasa. Okay, sundan nyo lang. Okay, sa exhaust mga kagrasa, ito ang kanyang clearance. Okay, ito ang lip side cylinder head cover at ang gasket mga kagrasa. Okay, last ilalagay natin itong bulb adjuster hole cap mga kagrasa. Okay, sana mayroon kayo natutunan sa mga video ko mga kagrasa. Don't forget, Greg Chan po mga kagrasa. Salamat sa inyong panonood mga kagrasa.
na mayroon kayong napulot na mga aral dito mga klasa, kung paano mag-assemble ng engine mga klasa, sa X-Ring Mountain mga klasa. Buong buo itong video mga klasa. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat mga klasa.